Magandang araw mga bata. Nandito na naman si Teacher Elma para sa panibago na naman nating pag-aaralan ngayong araw na ito. Handa na ba kayong makinig? Handa na ba kayong matuto? Simulan na natin. Ang ating pag-aaralan ay mga disenyo sa kultural na pamayanan sa Luzon. Ang bawat pamayanang kultural ay may pagkakakilanlan, katulad ng Bicol na pinapakita sa iba't ibang disenyo sa pamamagitan ng paghahabi ng sinamay. Ang bahagi naman ng Luzon, ang may pinakamakulay na disenyo ay ang mga taga-Kolderyera. Karamihan sa kanilang mga disenyo ay ginagamitan ng iba't ibang linya, kulay at hugis. Ang mga linya ay maaaring tuwid, pakurba, pahalang at patayo. Kadalasan, ang mga ginagamit na kulay ay pula, dilaw, berde at itim. Tingnan ang mga larawan. Pamilyar ka ba sa mga ito? Tignan ang mga larawan, pamilyar ka ba sa mga... Ano ang napapansin mo sa larawan? Paano sila nakabuo ng mga disenyo? Ano-anong mga hugis ang kanilang mga ginamit? Ang mga kultural na pamayanan ay may kanya-kanyang ipinagmamalaking obra. Ang kanilang mga disenyo ay hango sa kalikasan o sa kanilang kapaligiran. Katutubong ipugaw. Ang mga ipugaw ay naninirahan sa walang baybayin sa lalawigan ng Pilipinas o sa Cordillera, administrative region na nasa Hilagang Luzon. Makikita ang mga disenyong araw, kidlat, isda, ahas, butiki, puno at tao sa kanilang mga kagamitan at kasuotan. Narito ang kanilang mga halimbawa ng disenyo. Meron silang tinatawag na dibuhong tao at dibuhong araw. Katutubong kalinga. Makukulay ang pananamit at palamuti ng mga kalinga na matatagpuan sa pinakahilagang bahagi ng Luzon. Sa kanila ang mga palamuti sa katawan na nagpapakita sa kanilang katayuan sa lipunan. Madalas gamitin ng mga kalinga ang kulay na pula, dilaw, berde at itim. Narito ang kanilang mga disenyo. Sa kanila, ang mga palamuti sa katawan na nagpapakita sa kanilang katayuan sa lipunan. Madalas gamitin ng mga kalinga ang kulay na pula, dilaw, berde at itim. Narito ang kanilang mga disenyo na makikita sa kanilang kasuotan at sa kanilang katawan.
Narito ang ilan pa nilang disenyo na maaari nating gamitin. Punta naman tayo sa katutubo ng gadang. Ang mga gadang naman sa Nueva Vizcaya ay bantog sa paghahabi ng tela. Ang mga manghahabing gadang ay gumagamit ng tradisyonal na hakbang sa paghahabi. May mabusising paglalagay ng mga palamuti gaya ng plastic beads at bato. Ilan sa kanilang mga produktong ipinagmamalaki ay ang bakwat, belt, akin, skirt, at abag, g-string, na gawa sa mga mamahalin at maliliit na bato. Ano ba yung mga disenyong gadang? Narito ang mga disenyo ng gadang. Pagmasdan ng mabuti, ano-ano ang mga ginamit na hugis, ano-ano ang mga ginamit na kulay. Ito yung kanilang produktong bakwat, akin, at abag. Ilan din ito sa kanilang mga disenyo. Ano-ano ang inyong napansin sa larawan na ito? Ano ang mga hugis at kulay na kanilang mga ginamit? Katutubong Pilipino, gadang, kalinga, ipugaw. Ito ay matatagpuan sa Luzon. Ano ang pagkakapareho ng kanilang disenyo? Ano naman ang kanilang pagkakaiba? Isa-isahin natin. Gawain pagkatuto bilang isa, tukuyin ang mga disenyong may araw o palaso. Number 1. Ano-ano ang mga disenyo makikita mo sa larawan? Number 2, saan mo maaaring gamitin ang mga disenyo? Number 3, saan natutulad ang mga disenyo sa larawan? Gawain sa pagkatuto bilang apat, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat sa kwaderno ang sagot. Ano-ano ang mga produktong ipinagmamalaki ng gadang? Ano-ano ang mga disenyong makikita sa mga ipugaw? Bakit napakahalaga ng mga palamuti sa katawan ng mga katutubong kalinga? Ano-anong produkto ang may pagmamalaki sa inyong lugar? Iguhit ito. Sa gawain pagkatuto bilang lima, pag-aralan at sundin ang mga pamamaraan para makabuo ng output.
mga disenyo sa karton o kagamitan. Karton, kahon, baso, crayola, oil pastel, o mga kagamitan na maaaring makuha sa kalikasan. Mga hakbang sa paggawa. Kumuha ng karton o kahon o iba pang bagay na mayroon sa inyong lugar na maaaring gamitin para pagguhitan ng mga disenyo. Umisip ng mga disenyo mula sa pamayanang kultural, tulad ng mga ipugaw, gadang at kalinga. Iguhit ang napiling disenyo sa karton o kahon gamit ang lapis. Maaari ding gumamit o mag-isip ng sariling disenyo gamit ang mga lapis, kulay, linya o ang prinsipyong paulit-ulit. Iguhit ang napiling disenyo sa karton o kahon gamit ang lapis. Maaari ring gumamit o umisip ng isang disenyo gamit ang mga hugis, kulay, linya at ang prinsipyong paulit-ulit. Kulayan at punuin ng mga espasyo ng disenyo ang inyong iginuhit at sundan ito ng crayola o oil pastel para lalong maging kaakit-akit. Kung wala nang idadagdag, pwede nang tanghal ang ginawang orihinal na obra at humanda sa pagpapahalaga. Disenyong kultural na pamayanan sa Luzon ay ang mga pamanang sining sa ating bansa, kaakit-akit at kanais-nais sa paningin ang kanilang mga likhang disenyo na ginagamitan ng iba't ibang linya, hugis at kulay. Ilan sa mga ito ay ang mga inukit o nililok na kahoy at mga damit na may iba't ibang borda. Karamihan sa kanilang mga ginagawang disenyo ay hango sa kalikasan. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na magdisenyo, ano at paano mo ito gagawin? Ayan, maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Nawa makagawa kayo ng inyong output. Hanggang sa muli mga bata, magpapaalam na si Teacher Elma. Bye-bye! Mga bata, nandito si Teacher Elma para ituro sa inyo kung ano ang gagawin natin sa arts. Iisa-isahin natin kung ano yung ating mga gagamitin. So, narito yung ating mga gagamitin. Kailangan natin ng gunting. Kailangan natin ng gunting. Kailangan natin ng crayons. Kahit yung mga lumang crayons ninyo, pwede na. Kung meron kayong mga bagong crayons, much better. Pero kung meron namang luma, pwede na. Mga kailangan natin ay gunting. Kailangan natin ng lumang folder o karton kung meron kayo sa bahay ninyo. Kailangan din natin ng crayola. No? Kailangan din natin ng pambilog kung gusto nyo ay bilog ang inyong gagawin. Yung para siyang papinggan. No? Pero kung meron kayong paper plate sa bahay.
So ayan, gagamit ulit ako ng isa pang pangbilog. No? Tantyahin ninyo kung siya ba ay nasa gitna na, kung sakto na ba sa bawat gilid. Okay? Ayan. No? Ayan. Ayan. Tapos, kung meron ka ng ganyan, eh gusto mo pa ulit ng mas maliit pa, gusto mo yung meron siyang pinaka-center, pwede naman, pwede mo pa siyang lagyan. Kumuha ka ng tasa o kaya ng kung ano yung available dyan sa bahay, no? So, hindi mo na kailangan. Ito ginamit ko. So, ngayon, isa pang bilog. Ayan. Ayan. So, meron akong, ayan, mga bilog-bilog. Diba? So, ngayon, bahala kang pumili kung ano yung disenyo na gusto mong ilagay sa kanya. Doon ka pipili sa tatlong disenyo na nabanggit kanina. No? Pipili ka sa disenyong gadang, disenyong kalinga, disenyong ipugaw. So, yun ang iyong paggagayahan. So, ako, halimbawa, ang gusto kong igitna ay yung disenyong kalinga. No? Gusto ko yung disenyong kalinga. So, ito ang gagamitin ko para makita ninyo. So, yung disenyong kalinga, meron siyang makapal na guhit. No? Meron siyang dalawang makapal na guhit na nakatayo. Ayan. So, meron siyang makapal na guhit. Etong ginamit ko marker para kitang-kita. Yan. And then, meron siyang ganyan. Tapos, meron siyang manipis na guhit ulit. So, ito yung gusto kong pang-sentre. Manipis lang siya. And tapos, ganun din dito. Yan. So, ang una kong ginamit na disenyo ay disenyo ng kalinga. No? So, ayan, meron na siya. And then, yung nasa gitna niya ay ribbon. Ayan. So, meron na siyang ribbon. So, ngayon, kukulayan natin. So, depende sa iyo kung ano yung gusto mong ikulay. Gusto ko ay red. So, red ang ikukulay ko. So, depende sa iyo kung ano ang gusto mong ikulay. No? Ayan. So, meron na siyang kulay. So, pwede mo rin kulayan yung ano niya, yung nasa pagitan nito. Ito, pwede mo. Halimbawa, ito gusto ko yellow. Ayan. Gusto ko yellow. And then yellow. So, ayan. Meron na siyang kulay. No? So, dito din gusto ko yellow sa taas. Para nakasarado siya sa ano. Para yung kulay niya nag-aano. Kitang-kita. Okay? So, ayan. So, nakulayan ko na siya. So, depende sa'yo. Kung gusto mo pa rin kulayan yung background niya, pwede naman. Pwede mo naman siyang kulayan. Kaya lang, ang ikukulay mo yung medyo ano na. Yung, halimbawa ito, gray. Green ang iko-color ko. Pero wag mong masyadong kapalan. Light lang. Para ano. Para lang hindi siya mag-white. No? So, ayan. Meron na akong pinaka-center. No? Yan na yung aking pinaka-center. No? So,
So, yan ang yung pinaka-center ko. So, ngayon naman, ang gagawin ko yung mga nasa gilid niya. Bahala na kayong magpaganda. Paano nyo pagagandahin yan? Yung inyong gawa. Para mukhang presentable. So, ayan. So, meron na akong pinaka-center. So, iisip naman ako ng anong ilalagay ko dito sa bawat gilid na to. So, pipili ulit ako dun sa disenyo ng gadang, disenyo ng ipugaw. Kasi nagamit ko na yung kalinga. So, pwede mo naman siyang, pwede mo naman siyang gamitin ulit. No? O, halimbawa, dito. Gusto ko dito sa labas ay, ulit? Gusto ko disenyong kalinga ulit. Favorite ko yung disenyong kalinga. So, ang gagawin mo, drawingan mo siya ng kalinga.